This afternoon, it's July 6, 2021. It's already 4 o'clock in the afternoon, and here we go with the vlog. Sorry, last night, pagod na talaga tayo because I took medicine. I have finally was able to get antibiotic. My brother went to a doctor, and without bringing me there, of course. He has, I think, yung picture ng sugat, and he was given antibiotic. Malakas to, guys, 750 milligrams. So I hope mag okay naman na. Nakadalawa na akong capsule or capsule ba yun or tablet. Anyway, guys, so kailangan talaga kayo mga nasa bahay, huwag na kayo mag-antay-antay, guys. Virus and bacteria is really, you know, in our midst, not only droplets. Kahit po kayo may mga boyfriend, may asawa, guys, no? Minsan kasi ikaw faithful ka, hindi mo alam yung asawa mo, 'di ba? Or your partner kung saan napapadpad, no? Meron po kasi mga ganyan, 'di ba? Sinabi ko na yan sa inyo, mga nahihypnotize, hindi naman prostitute, pero bigla na lang. May mga ganun kasi, guys, may mga hypnotism, may mga power, you know, sa pag-ano ng mind. Even though the communist has that, guys, yung mga Satanist groups. So, kung mahina ka, pwede ka madala, yun. So, let's admit it, guys, no? I wanna go straight to the point. Itong COVID na ito is also easily transmitted, of course, through, you know, sex, no? Sorry, even the kids knows already, they could even access the internet so that they would know. Yung COVID nga, sa droplets lang, what more doon sa ganun, di ba? So, medyo nag-okay-okay yung pakiramdam ko, guys, but the itchiness in the skin is there. I do not know. Nakaakyat kasi yung dalawang, hindi na pala babies yung aking mga dogs, malalaki na. I do not know, last night, they were really pestering me here. Nakatulog na po ako because the antibiotic would make you be, you know, antok. Nung wala nga akong medicine, antok din ako dahil sa sakit. No. I really tried to rest na lang. Yung pala, guys, kagabi, sabi ng brother ko, may pagkain daw. Tinatanong niya ako this morning, dinala ka ba ng pagkain? What food? Ang natanggap ko dito, dalawang aso na nagpapasaway. Ang ingay-ingay, guys, gulong-gulo na naman dyan sa labas, hindi nga ako makalinis. Naku, nadagdagan pa. Tapos this morning, merong kakaibang kati na naman. Pero it's, parang nagbe-better siya, of course. It's just, you know, medicine something. It's my first time to have this medicine na 750 milligrams. And I hope it would really help me out already, no? And I think that's what they're using also in hospitals. And just like what I've used, in the end, I took up steroids, no? Pero ang binigay lang sa akin, antibiotics. Too bad, guys, kasi yung ointment ko, hindi ko na naman alam kung na-misplace ko siya. Or somebody, you know, kung may maligno na naman nag-hide noon, or kung taong nagnakaw. I hope mahanap ko yun kasi kailangan din sa sugat ko, pero at least nag-improve naman yung sugat, no? Anyway, guys, so I wanna have a follow-up, guys, with regards to AFP. Ito sana po walang mapikon sa akin at walang mainis. Kasi in the first place, wala po akong inaaway ng mga tao, no? Ang alam ko lang, may mga complaints akong binigay or hinatag in Bisaya. Unang-una sa police, noon po, hindi ko pa to kilalang mga Bajola na ito, pero yung sister ko and kami lang dalawa dito yung nakatira. Meron po talaga nang haharas dito sa amin. So, alam ko po, sinasabi sa akin ni God, na isang grupo ito nitong mga Bajolang ito, who claims to be, nagki-claim po siya na tauhan siya ni Villafuerte at the same time ni Robredo. Eh, sa bagay po, kahit po kasi blood relatives kami ng mga yan, very distant na mga third po sigurong cousins, no? We haven't met. Ang na-met ko lang po si Tito Luis, no? Villafuerte. At si Tita Pudit Villafuerte Magtuto. No? I even was able to work to Tita Pudit for a time for
basta may ginawa ako sa kanya mga survey form, something like that, na may pay naman. So, yun lang po yung aming encounter. Anang haharas po ito? So, kasi ho na naman non-partisan po baga tayo sa batas. Bakit kailangan yung mag-terrorize, no? Magharas ng mga tao? So, as far as that year, guys, mga 2000, sabihin mong 7, 5, mga ganun. About that time, about that year. Paggabi, guys, may mga nakamotor, no? Alam nyo, guys, sa America, di ba, pag nakikita natin sa mga videos, they really respect what they call as private property. Galit na galit po yung ibang Americans as there are vlogs uploaded po, no, in the internet. Na even just, you know, standing by sa may front nila, even if sidewalk na yan. Kasi sidewalk din yan. It's a walkway. So, dapat hindi po yan ini-estamba yan. Di ba? Unless emergency. Galit na galit po yung mga tao doon. Ah, dito sa atin, hindi. No, I'm sorry, Filipinos. We need to assess ourselves, no? I'm a pure Filipino, even if 75% Spanish. I am talking here about what is good and bad, legal or illegal. Diba? Kasi nakakahiya naman na tayo, guys. Ang dami-dami na nating misbehaviors, crimes, and illegalities. Kayo lang, no? So, yun, guys. As far back as that one, nag-report na ako nyan sa police. Kasi nung nandito po si Daddy, wala pong nagaganyan sa amin. Of course, nandyan si Daddy, marami kami. At that time, kami lang dalawa ng kapatid kong babae. Stalkers yan, guys. Alam nila kung sino-sino kayo dyan sa bahay.